Labas mo na yung laptop mo dahil mas masayang makipaglaban dyan. Mas makipagsagutan. Ako, Mikmik! Ayan, ate! Ayan, i-reply mo dyan. Sabihin mo, pamangkin siya ng diablo at bruha. O kaya, balditang prab! O kaya naman, little demonita. Oy, 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 di tama yan. Marinig kay Lola Esther. Narinig ko na, narinig ko na. Ayan na. Kayo, ha? Kung pagsasalitaan ninyo ng masama si Amber, ganun din ang gagawin sa inyo. Abay, parang hindi nyo na rin siya tinuruan ng tama. Si Brittany. Si Amber nga ang pretty unicorn. Dinilit niya yung original video. Paano yung mga nag-share? Alam kaya ni Katrina to. Baka siya pa ang nagturo sa anak niya. O, hindi naman papabayaan ni Madam na mangyari yun. Bakit po ba hindi nauubos yung galit nila sa atin? Gayun pati si Amber. Wala naman akong ginawa masama sa kanya, di ba? Pero bakit ayaw nila tayong maging masaya? Mikmik! Mikmik! Sir David, ito na po yung malunggay kinyo. Las na po yan. Isay. Po. May tumawag ba sa akin? Wala po. Sigurado ka? Opo. Baka mamaya, telebabad ka na naman. Ako sir, hindi po. Tsaka may sarili naman po akong cellphone. Yes na po. Saglit lang! Nga, anong nangyayari? Makikita yun ang lahat ng tao, Tay. Iisipin nila na bad kayo, bad si Lolo. Pero hindi naman totoo. Tapos paano kung sumugod na naman sila dito, Tay? Hindi naman nangyayari yun. Mangyayari yun. Hindi ko alam kung bakit. Pero dahil nagsinungaling si Amber, gagawin na naman nila yun. Sila yung totoong bad. Hindi ko alam kung bakit tayo nagdadaman, Tay. Dapat sila yung sinusugod! Hindi tayo! Tay! Sila yung totoong bahay! Tango na. Liga. Sila yung totoong bahay! Alam ko na. Makikinig si tatay. Nakikinig si tatay. Wala ba talaga tayong magagawa para matanggal ito? Pwede i-report yan. Ito na, i-report ko na. Pero wala na yung video. Dapat habulin natin yung nag-share. Baka makaabot po yun sa school namin. Joseph, walang maniniwala sa mga ganyang kasinungalingan. Ewan ko lang, Sarsa, pero pagkatapos sinugod nila tayo dito, lahat na lang pinaniniwalaan ng mga tao, wala silang pakialam kung ano totoo. Makapagsisi lang sila. Yun naman talagang intensyon ni Amber eh. Lalo na ngayon, nadaming nauuto ng fake news. Teka, hindi tayo pwedeng magpatalo. Ano ba ang pwede natin gawin para hindi na tulumaki? Nagagalit pa rin po ako, Tay. Kahit ako rin naman na. Sino bang di magagalit? Tama ka naman. Lagi tayo nasasangkot sa gulo. Tay, sorry po ha. Ayoko lang naman po kasi na pinagbibintingan kayo eh. Ako din naman na. Pero, alam mo, dapat di tayo nagpapatala sa galit. Dapat tandaan mo yun. Alalahanin mo, sa dami ng gulong nangyari sa atin, andito pa rin tayo, magkasama. Kasi pinanghawakan natin yung totoo. Pinaglaban natin. At bawat araw na magkasama tayo, mas masaya, mas masarap. At dapat,
huwag tayong mapagod na ipaglaban ang pamilya natin. Dapat huwag tayong mapagod ipaglaban ang bawat araw para maging masaya tayo. Yan din po yung sinabi sa akin ni Bunso dati. Talaga ba? Sa akin lang yun nakuha yun. Amber, explain this to me. People need to know the truth about Villa Lunas. This is against the law. Hindi ako makukulong. I'm just a kid. Yes, you're just a kid. Kaya nga hindi ka dapat nakikialam dito. Why not? Nick and her family must be punished. Lahat ng ginagawa niyo ni Mami, puro palpak! Huwag mo akong pagtataasan ng boses, ha, Amber? Take that video down right now. Mama, let her be. She just did what she can. Right, love? Leave me alone! All of you, leave me alone! I won't let that down because that's the truth. No one can make me. I can. Galing nga mong bash, mali-mali naman yung English. Mas magaling pa nga ako mag-English sa kanila eh. Tama na eh, huwag mo nang basahin yung mga comments. Ay, nakakainis ka lang eh. Uy, tapos may narinig pa po ko dyan, Family of Monsters daw si Mikmik. Monsters? Ang cute-cute ni Mikmik Monster. Pwede ba? Oo nga, at saka sa kapugian ni Sir Michael at saka ni Sir James, naku, gigigil ako pag buburahin ko talagang mga... Huwag nga tayo magpa-apekto. Alam naman natin na hindi totoo. Eh, Lola, unfair din naman ho kila Mikmik. Madudungisan ang pangalan nila dahil mas isang malisyosong video na yan. O, kaya nga, ano nga gagawin natin? Alam ko na. Bakit kaya hindi rin tayo gumawa ng video na nagpapakita ng kabutihan nila Sir Michael? Kailangan kung merong fake news, meron ding true news na magtatama ng mali. Hindi ba? Pwede yun. Oh. Pwede. Nakurot. Kami nang bahala nila Britney at Joseph dyan. Kaya namin yan, di ba? Sige. Opo. Kaya natin ang video-videong yan. Lolo? Mikmik? Oh. Bibili pa sana ako ng malunggay juice mo eh. Meron pa ba? Opo, okay lang po. May problema ba? Wala naman po. Nararamdaman ko. Ano nangyari? Pinagalitan ka ba nila dyan? Hindi po. Oh, eh. Bakit? Bakit hindi ka masigla? May sakit ka ba? Eh, nag-post ko kasi si Amber. Sinisiraan niya po yung pamilya natin. Ano? Eh, sabi nga ho niya, peke lang daw po yung lalaking umamin sa pagbobomba. Pinayaran lang daw natin para makalaya na si tatay. Huwag kang magpapa-apekto kay Amber. Ayoko nga hulo eh. Pero nakakagalit ho talaga.
ayaw lang ho talaga ni tatay na makipag-away ho ako sa kanya. Tama yun. Makinig ka sa tatay mo. Mabait yun eh. Hindi katulad ko. Mabait din naman po kayo ah. Kayo nga ho yung dahilan kung bakit nakalaya na si tatay. Nag-resign ka kay Katrina? Nag-iisip ka ba talaga, Ana? Chang, hindi mo mabuting tao si Miss Kay. Ang ganda-ganda na ng trabaho mo sa kanya, tapos sasayangin mo? Ang dami niyang naitulong sa'yo, pinag-aral ka niya ng ilang taon, tapos iiwan mo siya? Nasa ng utang na loob mo, Ana? Nagpagbayaman ko na po yung Chang. Pinagsilbihan ko siya ng ilang taon. Kahit lamadas ang liit-liit ng tingin niya sa akin. Kahit alilahin niya ako ni Miss, hindi ko siya tinalikuran. Abay, dapat lang! Dahil si Katrina ang tanging nagmalasakit sa'yo ng mga panahon kailangan mo ng tulong! Kung hindi kanya dinala doon sa doktor ng mga baliwet! Chang! Dinala ako ni Miss Kay sa psychiatric clinic? Wala po akong maalala! Kalimutan mo na yung sinabi ko! O ano? Britney? Sorry po, Lola. Pinalitan na po ni ate yung password niya. Ayan mo na lang. I'll talk to Amber again. Oh, dito ka na muna. Ay, nagri-ring na po! Hello, Ate Barbie. Hello, Britney. Si Joseph to. May mission tayo para labanan yung kalokohan ng ate mo. Gusto ko yan. Game! Game ka? Game daw po siya. Salamat, Britney. Dahil si Katrina ang tanging nagmalasakit sa'yo ng mga panahon kailangan mo ng tulong. Kung hindi kanya dinala doon sa doktor ng mga baliwet, mo kung ginising, malilate tayo sa eskwela na ito. Mik, nagbilin kasi ang tatay mo. Hindi ka daw muna papasok sa eskwela ngayon. Po? Bakit to? Asan ho si tatay? Baga sila umalis nandito, Benji mo eh. Sige na. Kumain ka na muna. Maupo ka na. Chichi yung kanin. Barbie yung ham. Akin na. Amber, kailangan pag-uwi mo mamaya eh. Ma-takedown mo na yung video, ha? Are you listening? Sir, sir, hindi kami pwede pumasok, sir. Anong ginagawa niyo dito? Mayroon na kayo. Ako, sabi ko lang. What are you doing here? Sige na, walang bala. Dito ako para sabihin sa'yo, hindi mo kailangan idama yung mga bata para gantihan kami. I don't know what you're talking about. Karamag maangam pa, yung video. Oh, yung video? Do you really think I'm that cheap? That's not my idea. Kung di sa'yo, kanino?
Kayo lang naman ni Katrina pwede gumawa nun. That was my idea. Ana Defensor, you're next. Amber, mali yung ginawa mo. Bakit? Mali rin naman yung ginawa mo sa akin, di ba? Wala akong ginawa mo sama, pero pinanayas mo ako. Amber! Come on, pasok na sa kotse. Dali! But it's true! Sabi mo, mahal mo kami, naaalagaan mo kami. Pero ikaw pa nagpalayas sa amin. Hindi pa rin excuse yun para gawin mo yun. Sinaktan mo ako eh. Kaya mananakit ka din, ganun. Naiintindihan ko yung galit mo eh. Pero huwag mong gamitin yan para maging katulad ka ng nanay mo. Hindi mo kailangan maging masamang bata dahil lang nasaktan kita. I have every right para magalit sa'yo. Sa inyong lahat. Pinagpasapasahan niyo lang kami eh. Pero lahat kayo, walang pakialam sa amin. Amber, hindi totoo yan. This is my fight, and I will win. Amber, look, I'm sorry kung nasaktan kita. Kung alam mo lang kung gaano kahirap sa akin yung magdesisyon, ang tagal ko bago kinausap yung nanay mo. Kasi ayoko sana madamay kayo. Saglit lang kinakausap pa kita, huwag mo akong tataliguran. Tinalikuran mo rin ako, di ba? So, how may I help you? May itatanong lang mo sana ako, no? Kung naging pasyente niyo ako dati. Ana Defensor po. Ana Defensor. Ana? Ikaw na ba yan? You grew up so fine. Kilala niyo ako, Dok? You don't remember me? Sa bagay, that was 10, 11 years ago? Pasensya na po, Dok, ha? Pero... wala po kasi talaga akong maalala. Pero, Doc, bakit niyo po ako naging pasyente? Ano po yung naging sakit ko? Your case is specially sensitive. And it will be difficult for me to discuss without going through and reviewing years of old files. I hope you understand, Ana. But if you want, we could schedule another consultation. Sir, nakakamadaka ka. Joseph, saan may pupunta? Surprise nga eh. Eh, wala naman dapat i-surprise. Okay, magbibina ako ng tatlo, ha? Isa, dalawa, tatlo! Surprise! Hello po. Ako po si Brittany. Kasin ko po si Mikmik. Pero love na love ko po siya, like a real sister. Kasi sobrang sweet niya sa akin. Ako po si Joseph. Hindi ko po talaga kapatid si Mikmik, pero ate po ang tawag ko sa kanya. Alam niyo po dati, tamad po ako at pasaway. Pero tinuruan niya po ako maging mabait at masipag. Magmula nang dumating si Mikmik sa pamilya namin, lalong nagkakulay ang buhay namin. Yung anak namin si Joseph, ayun, na-impluwensahan niya sa pag-aaral. For the first time in history, yung anak ko nagka-award. Walang masamang tinapay kay Mikmik. Lagi nga yan nakikita yung kabutihan ng kapwa niya. Pati nga ito si Barbie, sa pagbago niya. Eh, kanino ba naman magmamana ng kabutihan si Mikmik? Kundi kay Sir Michael, sa super tatay niya. Kami po nitong si Marilyn. Nung pinalayas na po kami ng dati naming amo, si Sir Michael po yung kumukup sa amin.
Sinama niya kaming lahat. Tinuro niya kaming tunay na kapamilya. Pinagtanggol niya kami. Sino ba naman ako bilang dalagang Pilipina para ipagtanggol niya, di ba? Si Tito Michael, akala ko noong una bad siya. Pero nung nakilala ko na siya, hindi naman pala. Dahil sa kanya, na-experience ko magkaroon ng daddy. Thank you po, Tito Michael. Si Sir David, istrikto siya. At pagdating kay Mikmik, sa apo niya, talaga namang kahit ayaw niya pahalata ay lumalambot yun. Totoo nga na may nagawa siya na hindi maganda, pero hindi ibig sabihin nun na masama siya. Kasi hindi ba minsan may nagagawa ang isang tao na masama dahil sa pagmamahal? Sandaling panahon ko palang nakikilala sina Michael at Mikmik. Pero nakita ko na kung gaano sila kamahal na mahal ng mga taong nakapalibot sa kanila. Mababait kasi sila. Maalaga at matapang. Matapang na ipaglaban ng tama at higit sa lahat, matapang magmahal. At syempre, ako ang directed at edited by, di ba? I-post ko na to ha para malaman ng lahat kung ano ang nakita naming kabaitan sa inyo, Mikmi. Kaya na, ups! Uploading! Mikmik anak, pati si baby, pagtatanggol ka. Tita Ruth. Mahal na mahal ka namin, Mikmik. Maraming maraming. Salamat po sa inyong lahat. Michael, anong ginagawa mo dito? Akala ko lalabas tayo. Oo nga, pero hindi naman kailangan na ngayon na mismo. Panood ko yung video sa internet, ah. Ayun na nga, eh. Si Mikmik. Ayun. Doon ko lang siya nakitang magalit ng ganun. Minsan nga, nakakalimutan ko na bata pa rin talaga yung anak ko, eh. Sabihin mo na lang sa kanya, huwag na niyang pansinin. Mas marami pa rin naman siyang kaibigan kesa kaaway. Ah, o nga pala. Pakita ko sa'yo. Upload na nila? Sayang nga eh. Sabi nila short message lang daw. Eh di sana mas mahaba pa yung nasabi kong magaganda tungkol sa inyong mag-ama. Alam mo, naalata ako parang walang araw na nakikita tayo wala akong problema, no? Nakakaya na sa'yo. Yan ka na naman eh. Di ba nga sabi nila, sa panahon ng gulo, dapat mas pinangahawakan natin yung pagmamahal ng mga taong mahalaga sa atin. Dahil kung hindi, malulunod tayo sa gulo. Malulunod sa gulo? Eh, buti pala nandiyan ka. May sumasagip sa akin. Pinapakamusta ka nga pala ni Lolo sa akin. May mga pasagip-sagip ka pang nalalaman dyan. Sa lahat naman ang nalulunod, ikaw pa yung kinikiling. Oh. Ah, kausap mo ako? Oo.